reactions po ninyo. From Chuna to Isko Moreno, presidential, mayor ng Maynila, to engineer, kung makakausap natin si Engineer Perdigon. Si Engineer Perdigon, mga kababayan, dati siyang Secretary General ng UST Legazpi dito po sa amin. And magkaparihas tayo, magkaparihas kami ng posisyon. Maayos yung pag-iisip niya. Di ko lang alam kung nagpatuklaw na siya, pero maganda yung kanyang mga posisyon sa mga issue po. And I think makakatulong, mga kababayan, sa kaayusan ng ating bayan. Try mo na hindi na yata siya naka-online. Try mo, I call. Nagri-ring naman. Hello, engineer. Good morning. Bakit walang ano? Hindi ko makita ang mukha mo. Wala kang ano? Anyway, makita ko lang kahit ano mo, buhok mo lang. Kasi, ha? O, di picture mo na lang. I-grab ko yung picture mo. I-grab mo na lang, kuya, yung picture. Yung picture mo na lang na gwapo. Noong, I think, ay, Tagalog tayo kasi global yung broadcast natin. Global. Ay, engineer, yung picture mo yata, noong elementary ka pa lang ito. Ay. Ini yung elementary ka pa nito? Yung picture mo? Ano ka? Nasa kotse ka? Nasa bahay? O, di tamang-tama. I-monitor mo. Buksan mo yung ano, yung kwan mo. Kasi para magkausap tayo, and it's global. Maraming nanonood sa atin ngayon. More than 2,000 ang aktual na nanonood sa atin ngayon. Para mapag-usapan natin itong tungkol sa ano. Pero may mga bawal tayong banggitin. Yung kanina, si Mayor Isko Moreno, kausap ko, yun allowed yun magsalita ng bakuna. Pero tayo, baka mamiligro tayo kung tayo lang yung magsasalita ng mga ganito. So, ang tawag ko sa kwantuklaw, para hindi ma-AI, ma-read ng AI. Tapos, anyway, bat ina lang ako pag medyo peligroso. Ang reason po, engineer, kung bakit ako tumawag sa iyo, kasi kanina, nakita ko yung post mo tungkol doon sa i-boycott natin yung, ano tawag doon? Yung, anong mall ito? Ayala Malls, i-boycott natin. Shinare ko yun kahit wala kang permiso. Anyway, public mo naman. Shinare ko po, tapos tinag na lang kita. Sabi ko, kasama yung Pacific Mall sa nagbabawal sa mga walang tuklam. Ang tuklam po yung ano, tuklaw. Kasama, so dapat kasama din sa i-boycott. Ganon. So, ano yung position po ninyo rito? Kasi nakita ko yung mga post ninyo, ay parang sabi ko, magkaparehas tayo ng pananaw sa buhay. That while we, you know, we respect those willing to be tuklamado, di ba? Pero we have that free will. Di ba? And it is guaranteed by the Constitution. Dapat irespeto din. Ha? Not only the Constitution, sir. Given by God. Oh, yun nga. Other than the Constitution, that free will is actually given to us by God. It is our inherent right. Irespeto din nila, dapat, yung walang tuklaw. Ganun po?
So, ano yung mga recommendations po ninyo as they are enforcing a mandatory without, you know, the law? Wala man mandatoring batas. Ano yung mga recommendations po ninyo? Isulong nila. Only billion, po, billion. Only talks na po ang isulong nila? Only. Million, parang unlimited rice. Oo. So, with that engineer, ano, kasi ang sabi, in Metro Manila, kanila lang, may balita po na yung policy na no talks, no talk law, no ride policy will be implemented. I think baka ngayon or bukas, i-implement na po nila. Ano ang mga passive, dito din po sa atin, yun din po daw ang gagawin. Itutulad dito sa ano, itutulad dito sa Ayala Malls, dito sa Pacific Mall, na no entry na ang mga walang tuklaw. So, ano yung pwedeng gawin nating mga mamamayan? Kasi sa Manila, nagsisimula na doon yung protest, kaya lang binumba kahapon ng bumbero. Dinisperse sila at ngayon po, papuntang City Prosecutor's Office, si Captain Ray Valeros, Bicolano din po siya, kandidato para senador, siya yung namumuno doon sa protest. So dito po sa atin, ano ang pwede natin gawin po, engineer? Suggestion ko lang, dito mag-file din tayo ng kaso laban kay Gob. Aba. Kasong pagwalda sa Republic Act 10951, Section 55, Usurpation of Legislative Powers. Sinapawan ni Gob ang Kongreso. Ang sabi ng Kongreso, hindi pwedeng gamitin ang box card sa mga transaksyon. Pero nilagay niya sa EO1 Series 2022. Oh, nakita ko po yung ano. Box card. Nakita ko po yung executive order yon. Nakita ko, nabasa ko. So pagbalga yun sa another republic. Kaso yun, matindi ang parusa doon. May imprisonment yun and disqualification. Tawa, panawagan natin sa mga lawyers, ano nila to, expertise. Mag-file sila ng kaso kay Gob. Pero ma-disqualify na yan. Ay, kung ma-disqualify po siya, limbawa mapatunayan, di siyempre, ano siya, pwedeng hindi na siya makapag-takbo for any public office. Ganun po ba, engineer, ang magiging kwan yun? Temporary ang disqualification dyan, temporary. Temporary. Alam nila mga lawyers, ayoko nang i-detalye sa kanila na yon. So ngayon? Basta ang alam ko, 200,000 ang disqualification ang isa pa. Engineer, and imprisonment, meron yan. Engineer, you are an activist, yes. Alam ko. Yung laban sa ano, kahit na alam ko yung nangyari sa iyo eh. O di ba? Yung sa apektado. Yes. Yung counterpart ng Meralco para maintindihan ng mga tao sa buong mundo. Correct. Yung apektado rito, APEC, that is the ano, electric distributor dito sa Albay. You become, you know, very active in opposing the, you know, alam na natin yung nangyari. So, I consider you as an activist. And this time, nakita ko yung post mo tungkol dito sa memorandum by the provincial government. Are you willing to, ano, yung spearhead or lead the group? Kasi dito po, may mga grupo na rin, the Gising Maharlika, Legazpi Chapter, and Albay Chapter, and Bicol Chapter, na nakikipaglaban sa tulad ng ipinaglalaban po ninyo. Mag-join forces pa. Ang advice ko dyan, pa? Sir Dan, advice ko, bumuo tayo ng organization na ang pamumuno ay collegial. Hindi isang tao lang. Aba. Ilang tao. Aba. Bakit? Sa 40 years ko, karanasan ha, excuse me ha, 40 years, naging aktivista ako 20 years old. Aba. In 40 years, pag yung kalaban, tinumba yung leader, marami sa organisasyon ang nawawala na rin. Pero kung collegial, ikaso man nila, ibilanggo, ipatayin man nila isa, may papalit na leader.
Kaya collegial dapat. Collegial. Yan dapat ang organization natin. Aba. Merong kayang sumalit kung sino man ang itumba ng kalaban. So it will continue. At may mga prinsipyo. Aba. Basic principles na dapat may pinagsasamahan. Ano ang mga yun? Simple lang naman. Kalayaang pumili. Kalayaan nating pangalagaan ang ating kalusugan. Yun ang ating prinsipyo dito. Aba. So, you are willing to be part of any group na kaparehas ng paninindigan po ninyo, engineer? Actually, part na ako, Sir Dan. Active sumama ka na doon? Opo, active na ako sa mga chat groups nila. Andun sa Gising Marley ka? Kasama ka na doon? Yes. Hindi mo alam na ako ang nagano? Ako ang nagpa-add sa'yo? Thank you. Salamat. Ako yung nagpa-add sa iyo doon sa sa group chat ng Gising Maharlika. So that sabi ko, you have that long experience and I think your ideas and yung tawag doon, yung prinsipyo na pinangawakan mo, unshakable ka eh. Makakatulong na kasi itong mga members na to ng Gising Marika, babata pa yon. Karamihan doon bata pa. Pero nasa kanila yung ano, lakas ng katawan. O nga ba. Pero siyempre, you as, you know, original activist could ano, share a lot of wisdom. Di ba? Willing tayo na so willing kayong maging advisor doon. Correct. Opo. Always. Para tama. Maging tama lang po yung at hindi tayo lalabag sa batas. Yes. Kasi nakikita batas. Natin dito po engineer talaga, sila yung mga nasa gobyerno. Sila na yung hindi sumusunod sa batas. Tama po ba yun? Yung tingin ko. Tamang tama ka diyan, Sir Dan. Sila yung nagpapatupad ng batas. Pero sila yung lumalabag sa batas. At itong batas na to, bagong-bago, yung Republic Act, okay. Yung Bayanihan Act, di ba ito? Hindi, yung 11525. 11525? Apo. Oo. At yun mismo. Nagari lang yan, 2021. Kaya nga, bagong-bagong batas, di ba? Yes. Ayaw nilang sundin. Baka hindi nilang binasa. Ang sinusunod nila lang months. Po, yung issuance resolution na wala mang ano that has no power of a law, tama ba yung term ko? Parang tama ka. Law din pero sa ilalim ng mas mataas na batas. Kaya nga po ang IATF resolution hindi man siya batas, di ba? Batas din siya, Sir Dan. Kaya lang walang batas na dapat kumontra sa mas mataas na batas. O kaya nga, subordinated siya. Hindi naman kasi siya passed by Congress. Hindi. Di ba? Oh. So, correct. There is a superior law, a national law, passed, and it was approved, signed by the President. It can never be subordinated by a mere resolution by an entity like IATF. And at the same time, kahit magpasa pa ang isang LGU through the sangguniang bayan or panglunsod o panlalawigan, cannot supersede the national law. Correct. Or even if there is a national law, it cannot, if it contradicts the Constitution, it can never be. Tama po, yes. Engineer? Correct na correct ka dyan, Sir Dan. Paglabag sa Republic Act, o kahit na hindi labag sa Republic Act, pero labag sa Constitution, mali pa rin yung ordinance na yan or executive order na yan. So yun po ang nangyayari na. Ngayon. Hindi na yun sinusunod. And it is the instruction, ang nakakalungkot dito po, engineer, it is the instruction of these agencies na hindi man Kongreso nga sila, hindi man sila, tawag dito, hindi sila yung gumawa ng batas. Body. And yung sinusunod nila from a foreign power,
Yes. Ang double, ang Judas, ang tawag ko ng ano, Judas. Judas. Si Judas po, organisasyon ng mundo man lang siya. Mm. Ang hindi ko nga maintindihan kung bakit siya na yung sinusunod ng buong mundo. In all the health departments, in all the leaders of the world, ganina kausap ko lang si Mayor Isko eh, dapat daw sundin yung si Judas. So sabi ko, ano na nangyari sa national law natin? Ano na nangyari sa ating gobyerno? Ano na ba? Wala na ba tayong batas? What's the, anong kwan yung constitution natin? Ano? Anumang batas na galing sa labas, kailangan i-ratify ng ating kongreso. Aba. Kung hindi yan ma-ratify ng kongreso, hindi yan pwedeng implement sa loob ng Pilipinas. Yan ang pagkakaalam ko. Eh, hindi naman dumadaan ang Judas na yan sa ating kongreso. Lumirin sa kay Duque at Pedro Morales. Narinig mo, engineer, yung sabi ng ating Pangulo, na because of this pandemonium, ang batas na ngayon si Hero. Ang tawag ko kay Duque, si Hero. Kasi Hero, baga sabi ni Digong. Tama ba yon? Mali. Si Hero, hindi naman binutuhan. Ah. Kasi siya daw yung nakakaalam. Kaya ang batas ngayon na niya, si Hero. Si lahat ng sinabi niya, yun ang ipapasunod ko. Kasi ako, hindi man ako, abogado ako. Walang alam si Duque. Tama yon. Mali. 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 Maling mali. Maling mali. Kahit yung mga binoto natin, 3 hanggang 6 na taon lang sila. Tama. Hindi sila dyan forever. Walang forever. Walang forever po. Sa mga elected positions. Ah. Kaya lang nila ang soberanya ng tao. At huwag nilang ipapasa yung delegated task sa ibaba ng mga posisyon. Basic yan sa management. Aba. Delegated positions cannot be re-delegated. Paano kung i-delegate ni Lupin sa isang nasa kalsada? Pwede ba yon? Oo nga ba. O yung nasa kalsada niya may hawak ng ating kalusugan? So, kasi sino doon ang gusto niya? So anong tingin niyo dito sa pinapasa ng national government, sinusulsulan yung mga mayors, at actually yung order ng pangulo nandoon na sa barangay o kayo anya you restrain anyone na antoklawado diyan sa inyong mga barangay, huwag ninyo anyang palabasin. Anong pwede nilang gawin? Advice ko, mag-print kayo ng copy ng RA 11525 section 12. Ipakita nyo sa mga barangay officials, kung hindi na rin susundin, damay sila sa kaso. Ganon. Kahit si Presidente, delikado dyan. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Abogado pa naman siya. Kinampanya ko siya. Binutuan ko siya noong 2016. Parehas pala tayo. Nagsisinga ako eh. Oo nga. Ibinuto natin pagkatapos, siya pala yung martilyo na ipupukpuk natin sa sarili nating ulo. Kaya sabi ko nga, traitor tayo. Pati si Inday, although nagbumaliktad, sabi, hindi siya, ayaw niya sa mandatory. Kaya lang sabi ko, parang politika lang yon. Politika yun. Hindi man totoo. Alam naman natin na pabago-bago yung isip. Basta't makuha lang nila yung gusto nila. Afterwards, hindi na. Tatalikodan ka na. Tatalikodan ka na. Ganyan ginawa ng tatay niya. Nangako na resolve man itong ating problema sa kuryente, talbay. Oo nga pala, nag-promise siya dito. Kasama ka doon? Yes. Andun ako. Nandun ka ba? Yung buhay pa si Tokayong Commodore Dante Jimenez? Kasi in-invite ako noon, tinawagan ako. Hindi man ako nakapunta doon. Andun ako. Nandun ka? Nag-promise siyang tutulungan tayo rito? Yes. Pero ano nangyari? Nabigyan siya ng 1 billion ni Ramon Ang. Hello? Sige ba? Para sa drug campaign? Oo. Bumalik na siya, kinalimutan na ang albay. O ganyan ang mga politiko. Noon, so, ngayon, at bukas, ganun sila. Huwag sisiwalaan natin so, mo ngayon. So, ibig sabihin, niloko lang tayo rito? Nag-promise pa yes! lang? Kinangakuan tayo. Pero wala man lang ginawa? Wala man lang? Ni isang hakbang? Wala. Patay na. Patay na si Tokayong Dante Jimenez. Wala. Hindi man nagsalita yun kasi.
Huwag na, patay na si, ano? Oo. Pwede natin yun. Ginagalang natin. So, yun nga po. Baka wala na yung mga magagandang alaala na lang. Magagandang alaala na lang. Oh. Anyway, engineer, maraming maraming salamat po. Sana naman itong ating napag-usapan would, you know, maging kaliwanagan sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa atin kasi napapakinggan tayo buong Pilipinas, buong mundo. At maraming mga kababayan natin ang makiisa sa ating pinaglalaban na karapatan under the Constitution and inherent right na binigay sa atin ng Panginoon. Napili nila sila sir, sa alaula ngayon. Ano po? Sabihan ko sila yung audience nyo. Palakasin ninyo ang inyong immune system, mag-vitamin C kayo, vitamin D, mura lang yan. Hindi yan pinopromote ng pharma companies kasi wala silang kikitain dyan. Ako nga, sabi ko nga engineer, kung solusyon talaga ang gusto nilang ano, mangyari, napakasimple. Yung mga natuklaw, bigyan din, alimbawa, sa eskwilahan, may mga buildings and aisles na yung mga natuklaw, doon sila, di ba? Kung gusto nila talagang ilayo, social distancing, di ba? So, pwede nang gawin. Yes. At may area naman para doon sa mga walang tuklaw. Gusto nila, DID, yung lahat ng mga hindi nagpatuklaw, with waiver na pag sila ay na-infect, walang sagutin ng sino man. Kundi, sagot nila yung sarili nila. Correct. Di ba? Hindi mo sinasaklawan ng kanilang kalayaan. Opo. Pumili at gumalaw. Kasi ang nangyayari ngayon, parang yung, ang tawag doon, anong ng term ka noon, engineer, na hindi ka nakasama sa community? Inalis ka na? Affected. You become ano, sa society. Nakalimutan paraya. Ko yung term. Paraya. Yung hindi ka kasali. Hindi ka kasali. Hindi ka nakasali sa mundo. Parang outcast. Yung sinabi ni ano, ni Macron, si Emmanuel Macron, dinidisona ni Macron yung mga friends na hindi daw magpapatuklaw, you are not anymore our citizen. Wala sang karapatan yan. Oh, alienated, outcast. Maraming salamat dito sa mga nag-react. You become an outcast to society. You are alienated to society. Ang mga leader na ganyan, nagbabaliw. Yun nga ang nangyayari ngayon at yun ang wala gusto nilang karapatan ang gumawa niya. I-implement. Sabi ko nga, sa travel, for example, yung mga eroplano, di ba may mga oras naman sila ng flights? So may flight sila sa Tuklamado, may flight sa wala. May entrance and exit sa airport ng Tuklamado, may doon sa wala. Sa Grab, sa taxi, sa bus, sa jeepneys. Ililabel lang naman nila. Oh, jeepney, parang yung rutang Daragaligaspi and Darawis. Di ba? Yung mga natuklaw, Darawis. Yung walang tuklaw, Daragaligaspi, may number of jeepneys or units na may nakalagay doon sa karatula nila sa unahan. This is only for Tuklamado. Tapos, ito naman, ang Tuklamado. Tama, ano? Good idea yun. Matagal ko na po itong sinasabi. In offices, in malls, in all establishments, dapat ganon. Parang yung lalaki at babae, segregated sila kung saan iihi, di ba? Kaya lang ngayon, may isa, ano na, yung, ano nga po yun, yung ipinaglaban ng transgender. No, gusto nang pumasok doon sa babae. Ano ba? Imagine. So, ganun po, engineer, sana. I think we have to, ano, to meet para gawin itong proposal to the provincial government and to the city government if we can do it ASAP because they will be implementing the no-tuklaw
no-ride policy, which is very, very inhuman. Yes, inhuman talaga. Inhuman po. Pati sa mga malls, walang magawa. Nag-try akong pumasok po dito sa isang mall, they refuse us entry. Kasi ayan, sabi ng guardia, kahit anya sa barangay, wala man anya, sir, kaming magagawa. Kasi it's the order from the management. So bulag na bulag na sila sa mga policing ito, which is inhuman and diabolic, engineer. And we have, I think, to act for our people in Albay. And once nagtagumpay tayo nito, this could be replicated all throughout the country, and it could be all throughout the world as a model. Yes. Tama po, engineer? Sa mga istinan, pwede yung gawin. May mga buildings, di ba? Konti ng tao. Halimbawa, yung dati nating school sa UST, ang daming buildings, di ba? Yan ako doon. Kaya nga, yung dati. So pwede natin na itong building na to, lahat na tuklaw. Itong building na to, walang tuklaw. So hindi sila pwedeng Yung creative solutions. That should be. Hindi anya pwede dito sa opisina ni Mayor. Lahat ng pupunta at transact dito, lahat dapat may tuklaw. And because it is experimental to this day, ang danger po, engineer, nabasa mo yung balita sa PAL? They have to suspend, they have to cancel their flights. Ang daming apektado po. Stranded na passengers. Kasi yung mga natuklaw po, kasi diba? Policy, di ba? Nagkasakit sila. Majority sa kanila nagkasakit. So they have to suspend the flights or to cancel the flights affecting now passengers. Imagine ang nangyayari ngayon. Correct. Tingin mo yan. Hindi lang passengers ang affected. Economists. At ang fear ko dito, ang akala nila, engineer, itong mga malls tulad ng Ayala at itong Pacific Mall, na pag hindi nila inalaw yung mga walang tuklaw, okay na sila. Ang akala nila, kasi majority na yung nagpatuklaw, papasok sa kanila. Paanong papasok sa kanila kung pati mga empleyado nila at pati yung mga clients nila na natuklaw, nagkasakit na? Sino pa ang pupunta sa mall? Bankrupt sila. Yun ang hindi nila na-realize. Naniniwala ka po doon sa sinasabi nila na ito yung pinofloat nila para sisihin yung mga walang tuklaw. This is the pandemonium of antoklamado. Do you believe that, engineer? Hindi. Baliktad po. This is the pandemonium of the idiots. Yan sa impos kanina. Mas matindi. Oo. Pandemonium ng mga idiots, ng mga pulpol. Pulpol. Walang alam sa science. Pero namuno sa politika. Di tama po. Ang namumuno ngayon po, ang sinusunod po, hindi man po scientist, kundi tama yung statement ko na scientist. May mga sayan. Buang. Wala naman alam talaga sila. Gusto lang pakita sa tao, pogi, gusto nilang manatila sa pwesto, kukontrolin tayo. At pupundan sila ng mga pharma companies. Mapera ang mga yan. Sige po, engineer. Maraming salamat. So, boycott Pacific Mall and Ayala Malls. Ayala Malls. Yan ang ating tanawagan. Nakita ko na rito. Inedit mo pala. Boycott Ayala Malls, Legazpi, Ayala Malls, Legazpi, and Pacific Mall. Yes. Nabasa ko na. Thank you. Na-info mo. Okay. Maraming salamat din, po. Sir Dan. Opo. Mabuhay ka, engineer. Mabuhay ka, sir. Bye-bye. Bye-bye. Ikaw sa inyo, simula na tayo. Kanina ka pa niya nagsimula. Ulitin ko na lang po, kuhan mo na. Mamaya, basahin ko na lang yung mga reactions po ninyo, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, I think hindi na natin mapipigil. As you can see doon sa interview ko kay Yurmi. Hindi ko mababago yung isip ni Yurmi. Mayor, barkada. Pero friend kita po, hindi man po mababago
kahit siguro, alam mo, nanonood ka din pala. Nanonood ka pa rin pala sa akin, Mayor. I have to admit na hindi tayo ngayon magka, hindi magkaparehas yung ating position, pero nire-respeto ko pa rin yung inyo pong mga sinasabi. I'll not insist because that is, you know, iyon ang kasi yung belief mo. Huh? But we appeal to you, Yormi, please ano, consider other ideas kasi po, di po ninyo nakikita, Yormi? You have to realize, Mayor, na yung more than 2 years na ginamit ninyo pong uri ng intervention as dictated by IATF, ni Hero at ni Judas, ineffective po siya. Di ninyo nakikita? I pray, Mayor, that you will realize it. Kaya nga po sinait ko sa inyo po yung Israel. Nangunguna po sila. And in fact, noon, gustong gawin nating model yung Israel. And remember, yung tuklam po nila, for your information, yung pinakang respetado na company pagdating sa pag-manufacture ng mga gamot, Python. At mismong yung leader nila, barkada yung ano, yun ang nag-supply. Barkada yung president mismo ng Python. So, piling-pili ang uri ng tuklaw na ginamit po sa kanila. Result po, dumaming-dumami yung kaso. At this time, nasa fifth wave na po sila. And they have to boost and boost and boost. And it is an only boost. Hanggat kailan po makakayanan ng bawat isa yung booster po. And as you said and admitted, may gamot po. Kasi nga po, kayo ng plus-plus. Pero naka-recover po kayo. If you will listen to me, Mayor, I suggest to you, please talk to other doctors that are not under the influence ng Judas. If they failed to solve the pandemonium at baliktad yung nagiging resulta, dumami ng dumami. For more than 2 years, I think, kailangan na, it is just right to look for other solution and to talk to other experts rather than yung kay Judas. Why not look for alternative solution to other groups? Sabi ko nga sa inyo, pinakikilala ko sa inyo po, yung mga doctors ng CDCPH, mayroon sila naka-ready na alternative plan to address this pandemonium. Bakit hindi ninyo po subukan? Anyway, hindi man po efektibo. Yung kandado, tuklaw ng tuklaw, nag-massive na po kayo. All over the country, ganun ang ginagawa. As a policy of the president, it's a failure. Pag ginawa po ninyo yun, Mayor, sa inyong, sabihin ko po sa inyo, tingin ko po, mababago ang lahat. And your dream that soon we go back to normal, mangyayari po yun. But if hindi po natin gagawin and we accept the new normal na sinasabi po nila, hindi na tayo po babalik sa dati. And worse, Mayor,
Sabi ko sa inyo, kaibigan tayo, you consider me as a friend, kaya I consider you also as a friend. Kung makikinig ka po sa akin, baka kasi po, pagdating ng oras, maraming madisgrasya dyan sa Metro Manila, including Bicolanos, as you post and post and post for the massive, ano, it will collapse your city. Maubos po yung kwanta ninyo dyan. Manila will collapse. And this country will collapse as a country. It will cease to exist as a nation. Malalim po ito, Mayor, na laro nila. You will not believe me if I tell you, as the nations will collapse economically, then comes the reset and establishment of the New World Order. You people, mga officials ng gobyerno dito, in every country, you will be gone. As you are trapped by the lies and deception of the... Yan po ang sasabihin ko sa inyo, kay you listen to me or hindi, sasabihin ko pa rin po. So it will be, you know, my last attempt. As I shared to you some materials in your messenger po, tingnan na lang po ninyo. These are no nonsense scientists po. They are the scientists with no personal interest. Not under payroll of Judas and of the big pharma. And they are actually risking their lives to save humanity from mass slaughter. Pag hindi po, extinction level na po tayo in the coming months and days. Hindi po ako. Then you will be remembered by those survivors on that day as one of them. At nagkakalungkot kung tayo'y magkaibigan, maalala din ng mga tao, yun nga niya yung in-interview ni Mr. Marabillas Bicolano na vlogger. Yung sinabi ko na sa inyo ng direkta kanina, kaya lang nang na-feel ko na magkasamaan tayo ng loob. Di ba? Ayoko naman na magkasamaan tayo ng loob because of this. So, with, yung interview ko po sa inyo, tulad ng dati, I observe, the ethical standard of a broadcaster. Huwag mong ipahiya yung pagkausap mo, yun ang kuha namin sa broadcast ethics, KBP, Code of Ethics, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Code of Ethics. Pag may in-interview ka, huwag mong ipahiya. Masama yon yung ipahiya mo yung tao. Ilatag mo kung anong posisyon mo, ano yung gusto mong sabihin, pero huwag mong ipahiya. Tama po ba ako, mga kababayan? No, mainit yung dugo nila. Tama po ako? Yun ang professionalism po sa pag-interview. Huwag mong ipahiya. Harap-harapan. In-interview mo pa, tapos papaya mo man lang pala. Huwag mo nang in-interview. Gawin mo, banatan mo na lang ng tudu-tudu kung gusto mo. Huwag mo nang interviewin. In-interview ko siya, mga kababayan. Nagbabakasakali lang ako. Sabi ko, kailangan gawin ko na to. Hindi pwede. Gawin ko na siya. At least hindi ako magsisi na hindi ko man lang siya kinausap. Na warningan. Ganito siya. Ngayon. Ayos. Welcome ka pa rin po. I invite you here sa Bicol. Tawagan mo pa rin ako. Pag yung kwan mo. I-text mo ako. Gusto mo, sunduin kita ng... Sinundo ko yan si Mayor sa airport. Dinala ko sa bahay.
Chirme, may video nga. Dinala ko doon sa bahay. Tama ko sa mundo sa iyo, wala mang problema. Ulitin ko doon sa mga negosyante. Pag hindi po kayo magising, in the coming months, you'll go bankrupt. You'll not recover. Sino pang bibili sa inyo? Yung mga customers ninyo na allowed kasi natuklam na, what if may mga sakit na sila? Magsa-shopping sa inyo? Kakain sa inyo? Hindi man yan pupuntang mall kasi may sakit. At uunahin nilang asikasuhin yung health nila. Hindi man yan bibili sa inyo ng mga appliances, grocery, titipinida niya ang pagkain, ni damit. Hindi naman sila magsa-shopping ng damit. Ano pa nandyan sa mall? Cellphones? You'll go bankrupt kasi siyempre una nila health. Bibili sila gamot. Hindi na magsa-shopping, may sakit. Mangka makahawa pa sila. So yung expected customers ninyo na bubuhay sa inyo, hindi man pala mangyayari. Binawal pa ninyo yung walang tox na healthy. Ayaw mong papasokin yun ang bibili sa inyo, healthy sila. It is a business suicide, sinasabi ko po sa inyo. At yan mismo ang gusto ng kabalot, mabankrap kayo, pati mga bangko. Sabi ko sa inyo, tumalon kayo sa kanilang patibong. You are trapped. Ang natrap po yung isip ninyo mismo because you are deceived. Niloloko po kayo. Gumising kayo. Kayo mga jeepneys, buses, sino pang sasakay sa inyo kung lahat na po nagpa-plus-plus? You become bankrupt owners of jeepneys and buses. Wala nang sasakay sa inyo. Wala. Every city, every community will become. Masama naman sabihin ko sa inyo, pero magiging ghost town po. Wala ka na makitang tao, lahat na sa loob. May mga sakit. Di ko naman sabihin po na mangamatay na sila lahat. Hindi ko po sasabihin sa inyo. Wala nang bibili sa inyo, walang sasakay sa inyo, magugutom ang pamilya ninyo. It is a curse na hinayaan ninyong tumama sa inyo. Ito po, mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo, yung paninigas ng mga